Super Shark. At papasok na nga tayo sa drafting phase. This is game number one, a best of one series. Looking at the bans coming in from NA, the Valley takes away the Fanny at pati na rin ang Kaja. On the side of S11, tatanggalin nila ang Glue, pati na rin ang Valentina. And there's so many bans here that could go around. And yung pang third ban ng dalawang teams, makita natin ano ba yung alam ng dalawang teams sa isa't isa. Valley immediately taking away the Fanny means mukhang meron silang respect ban dito para kay Jotun, yung jungler ng S11 Gaming. And nung pinapag-usapan natin yung S11 sa preparation natin, parang ano daw sila eh, parang mala... Next play? Oo. Season 10 dahil very jungler-centric daw sila? Kumbaga, parang umiikot ang kanilang laro around yung H2 nga nila. Kung papanoorin natin ang NXPE ng Season 10 ng MPL Philippines, mapapansin natin halos lahat ng galawan ng NXPE ay revolving around their jungler. Yes. And we could say the same para dito sa SA11 dahil lahat ng galaw nila ay umiikot dito kay Jotun na kanilang star player at kanilang jungler. Looking at the final bans for both sides, 1-1 ang magiging last ban ng The Valley. Meanwhile, for the side of SA11, nihintay na lang natin. It looks like it's going to be the Joy. Ayaw talaga nilang labanan ng pinakabago nating hero in the Land of Dawn. Yeah, it's a great flex pick. We've seen Fly Chicken on his streams. Naglaro na siya ng games with Joy. Very strong. But at the same time, someone like Hoon, who is a great Gusion player dun sa mid lane, of course, pwede mo na i-link yan na isipin na, ay, baka magaling din siya mag-Joy. So, sabi ng SA11, tanggalin na din natin yan. Para sure. First pick for the Valley. Lots of routes that they could go. Oh, wow. The Fredrin is also there. We haven't, we're yet to see the Lapu-Lapu in the XP lane, but I doubt they're gonna secure that early on. So, aantayin natin ang The Valley. Hindi pa natin alam ang meta ng mga nasa West ngayon. At magiging exciting makita kung ano nga ba ang kanilang mga first pick dito. They have 5 seconds to choose their first pick of the game, and they're going to choose the Eve na nakita natin last game. Great map control, objective control sa mga team fights. Yan ang gusto dito ng The Valley. So, it's going to be Hoon's pick ang pinakita. S11 Gaming, are they gonna bite the bait and go for something like a Yuzhong? Yes, hindi naman ma-interrupt yung ano, real world manipulation. Pero, nakarita lang. Parang ano lang, pampatakot lang yung Yuzhong, of course. Break the formation. S11 Gaming, feeling ko yun yung kailangan nila. Something that can dive the backline. Sinabi mo na nga Lapu-Lapu, I feel like I wouldn't mind the Lapu-Lapu at this point. Yeah, the Lapu-Lapu, okay. Definitely one of the stronger XP laners ngayon. Talagang makikita mo na kayang lumamang sa kahit anong katapat, especially band yung Glue. Dalawa na lang pagpipilian mo dito, Fredrin or Lapu-Lapu. Pero mukhang this day number 2 ng M4 ay maraming Cho priority picks na nakikita sa red side. And we talked about 2 XP laners. It's Fredrin and the Lapu-Lapu. Yes. Pero mukhang Fredrin ang magiging choice dito. Again, one of the best tank, if not the best tank ngayon in the meta. Very strong crowd control for Fredrin. Ipares mo dyan sa Cho. So sabi naman ng The Valley, okay, kukuha kayo ng dalawang hero na very tanky. Kailangan namin ng Shredder. Kukunin namin yung best Shredder right now in the game. You have the carry. Dahil makunat ang mga first 2 picks na kinuha ng SA11, sabi ng The Valley, kukunin namin yung carry. Let's see if The Valley kukunin nila yung jungler or yung roamer nila this one. Pwede rin yung XP laner. Gusto ko pa rin, I'd wanna see them hide their jungler though. Go for the roamer first. Ito yung isa sa mga ano, comfort picks ni Shark. The Lolita, actually. And when we talk about Shark, no, hindi mo talaga maiisip kung ano nga ba talaga yung comfort pick niya. This is one of the many comfort picks that he has. Kasi balibalita ko, again, Mobile Legends is still expanding in NA. Naging goal ni Shark sa kanyang local region na mag-top 1 sa lahat ng setter na tank. And I feel like he did that. And dahil sa pag-secure niya ng top 1 regional sa kanya, sa lahat ng mga tanks, that's just insane mastery over this initiator sa talaga namang alam nating kayang-kaya niyang laruin. At gusto ko nabanggit mo yung carry, no? There is a slight possibility na mapunta sa jungler role itong carry na to, considering that we have seen MOBA Zane play a lot of marksman junglers as well. Oh, hindi siya takot doon. Of course, one of his favorite... actually, sinabi na nga niya, his favorite hero to this day is still an Isan Shin. Yeah. Still one of his favorite picks here. So, baka magano, marksman nga siya. Kasi kasi tinanggal nila yung Roger. So, yung tinatarget naman nila dito ay ang mga potential picks na pwede piliin ni MOBA Zane. Valley naman tinanggal yung Claude. Kailangan pa ng marksman ng SA11. Siguro yung mga last bans ng The Valley,
okay lang naman kung mag-ban ulit pa sila ng isa pang marksman. Pero kung mag-ban sila, sabihin natin ng mage na lang para makontra nila yung malimit nila yung pwede piliin ng S11. Okay naman eh. Kasi meron na silang Lolita. It's just gonna be an adjustment para kay Shark kung paano siya maglalaro, kung saan siya pupuesto para ma-block niya maayos yung mga binabatong basic attack or yung mga skills ng marksman ng SLC kung sino man yun. Yeah, and most likely that marksman will be that Beatrix. Alam naman natin na napakalakas po talaga ng Beatrix ngayon. May malaking chance na yun ang kukunin ng S11. Pero bago mangyari yan, ay tatanggalin muna nila ang Grock. And I'm not quite sure as to why they banned out the Grock considering na may Lolita na sa side ng The Valley. I got you for this. Fried Chicken loves to play the XP lane Grock. He goes for the Weapons Master talaga, a full damage build. Sobrang galing ni Fight Chicken at ng The Valley maglaro pag meron silang XP lane na Grock. And yung XP lane Grock na yun, no? Yun yung mga, may mga specialty lang talaga. Oo. Hindi natin madalas makikita ang XP lane Grock in a regular setup, especially against a Fredrin, no? Mm. So, ito yung mga tipo na alam lang nila na karespe-respeto ang XP lane Grock ni Fight Chicken, kaya tatanggalin na rin nila. Here comes the mage. There is a big chance na i-secure na nila yan. Farsa tinanggal. The Kadita still open for the position 4 in case they want that burst damage. And if they want a little bit of late game, pwede naman silang mag-lock in ng Lunox. Oh, or Savior! Savior, actually, inisip ko dito, they need a little bit more poke damage. Kasi lahat ng mga pinakita so far ng S11, say yes, very up in your face, magdadive sila ng backline. Kailangan nila ng very long range mage na pwede i-supplement yung kaya tinanggal ng The Valley yung Farsa. So sabi ng S11, sige, kunin na namin yung Beatrix, yun yung sabi mo kanina, Womi. The mage pick siguro isa magiging difference maker para sa S11. Baka pwede nga sila dito mag-kadita, considering that they're up against, yeah, we saw it, Eve, Lolita. However, gaano confident ba yung S11? Kasi yung the RSGSG kanina, nung nag-cadet na sila, ano mga ginawa nila? Build ng early game magic defense, hindi na pinalaro masyado yung cadet at Savior in the previous game. So S11, are they willing to gamble that? Considering that nakita nyo na nga sa last game lang, nag-cadet, even if you pick it, konting adjustment lang in-game, baka makounter na kagad yung pick na yun. That's true. Kumbaga isang Athena's Shield lang talaga ay mababawasan na ang damage ng isang Kadita. Pero kung titignan natin ang apat na heroes na nanggagaling sa side ng S11 dito, ay mataas ang physical damage nila. Which means they could potentially force that out. Pero mas gusto ko to. Ito yung binanggit mo, Renmar, the Savior pick for the side of S11, which means they have more wave clear. Ito na ang bagong duo na pampatagal ng laro. The Beatrix and the Savior. The longer the game goes, mas mahirap tapusin kapag ito ang dalawang kalaban mo. Pero para matapos ang draft ng side ng The Valley, idadagdag nila ang Akai at Thamuz na ngayon pa lang uli natin makikita in the XP lane. Oh, Thamuz is back. It's been a while. So, XP lane, Thamuz, mga jungle yung magiging role dito ni Akai for The Valley. And yun yung sagot ng The Valley to the Bea 4th pick and of course, the last pick, Savior. Tignan ulit natin ang mga miyembro ng bawat teams. Ito ah, para sa The Valley and S11. Ang hirap kasi nandyan na sa harapan mo eh. Pero S11 Gaming from Argentina. Let's enter this best of one series. It's NA versus LATAM at magkikita na sila sa Land of Dawn. Ito, hindi naman masyado nalalayo ang meta nila sa nakikita natin dito sa Pilipinas. Uy, Echo! Nilabas. Alam nila, ika-group nila eh. Ika-group nila. Sheesh! Okay. Buti hindi pa nag-e-expire na yung sa akin kasi nag-expire na eh. Ako rin, hindi ko na magamit yung paborito kong sticker, yung Santay bro, Santay sa Geek Fam. Nakakatuwa yung mga ganun eh. Sa Echo kasi, sheesh! Mamaya makikita natin yan, panigurado. Dahan-dahan muna ang dalawang team. Scan the QR to redeem the code. Hindi nyo na kailangan i-type. Kailangan nyo nilang i-scan. So, lalabas nyo lang yung camera. Ang dami nagsasabi kasi minsan, nasasabay yung mga skin, nasan yung mga code. Guys, buong broadcast, pinapakita naman yung mga codes. So, bilisan nyo lang. Ito naman, nakita natin The Valley, kumukuha ng impormasyon kung nasa na ang rotation ng jungler ng S11. Jotun, isa sa mga key players para sa S11. Gusto ko pa magdagdag ng isa pa dyan, Papa Dog. Is a great
tempo setter para sa S11 yung rotation niya. So magiging interesting talaga makita yung duel nilang dalawa ni Fried Chicken sa XP lane. At nakakatuwa ding ibanggitin na merong high and dry ang isang Hayabusa na to. So kung may mahanap siyang mag-isang marksman in the gold lane, that could be a very fast kill, especially pag okay yung shadow kill niya. But this time, Fried Chicken on this Tamus may vengeance na. Ang tagal nating hindi nakikita yan. Oo. Vengeance Tamus. Nabalik lang recently with some adjustments to items. So, it's a strong pick again. And of course, katulad din ng, ng vengeance actually. Sobrang dami na gumagamit ang vengeance na ulit ngayon. Depende sa mga picks, depende sa heroes. It's a strong battle spell to have. Kumbaga, yung survivability mo halos dumodoble. Oh. And I feel like I've seen Fredrin's, even Edith's, yung mga gustong magpabugbog, yung mga please bugbugin mo ako heroes, katulad na lamang ng glue. Please bugbog me. Hindi, kasi yun naman talaga yung mga gusto nila, di ba? Yung mga glue. Kasi it's good for them. Oh, yung mga okay sa kanila, yung gusto talaga nila maging punching bag. Yung Yura, kasi yung Yura, hindi mo na kailangan mag-vengeance eh. Pero Turtle muna ata ang mapupunta sa The Valley. Hindi lalabanan ng S11. Nilibre, men. Sige, inyo na dan. Alam nila, sa sobrang kunat kasi ng lineup dito ng The Valley at wala pang masyadong items ang S11, sobrang risky kung pumasok pa sila doon. Kahit sabihin mo na si Jotun, simple lang naman trabaho niya, which is to go for the shadow. Pero, si Mobazin, mahuli ata dito. Mobazin. Naagaw naman niya yung purple, kaya nag-heavy spin out na lang. Mm-hmm. And so far, hindi naman at nag-aagawan lang dahil may purple buff naman dito si Jotun na pumunta sa purple buff ni Mobazin. Kaya sabi niya, sige, pali, kita na lang tayo, munti kang pang mapahamak yung isa, pero nakuha naman ang gusto. Gusto ko rin makita dito as the game goes on is paano ba papuesto at magpo-position dito ang The Valley pagdating sa mga malalaking team fights na talaga. Pero si Erwin, of course, makadash out siya dyan. Kasi yun nga, Hayabusa, shadow kill, hanapin niya talaga yung isa, dalawang targets na masyado lumayo sa mga ibang miyembro ng The Valley. Pero so far, nakita natin is ang compact ng formation ng The Valley, hindi naman sila sa nag-uube sila, pero nire-respeto pa rin nila yung posibilidad na baka biglang may masyado kill sa kanila. Yeah, and ang kumbaga yung ube, ultimate bonding experience, talagang dikit-dikit, apat, lima. Ito dalawa-dalawa sila eh, parang mga combo meal. Yung isang ulam, may dalawang ulam, pero ito may tatlo laban sa dalawa. At mukhang hindi naman ito itutuloy kasi napakaganda ng pwestuhan ni Super Shark at ni Basic na saktong dikit lang. S11, kailan nila itataas pa o bibilisan yung tempo ng laro? Kasi ngayon, ang passive nila eh. Kasi yung The Valley, sila yung nag-invade. Sila yung nakakuha ng impormasyon. Sila yung nagpupo kala Erwin. Tsaka sa mga miyembro ng S11 na hindi talaga sila makagalaw muna. Pero abot din sa puntos na kailangan mag-ingat din yung The Valley sa team fighting potential ng S11. Ganito pala ang pakiramdam ng nanonood ng Sakir Renmar. Oo. 4 minutes na, wala pa rin nagpapatayan at wala pa rin nagkakaroon ng mga big plays. Pero Mobazin, 2 levels ahead na. But they're gonna go for Papatog here. It's a 3v1. Here comes the real world manipulation. Papatog, flicker out. Wala atang appraiser strat. May combo na. Ipit na dong. First blood para dito kay Fried Chicken. And this is NA taking ang pinakaunang goal. Gandang rotation galing sa The Valley. 1-0 na. Pag soccer to, 1-0. So, let's see how many more goals will get scored in this game. Pero S11, without their XP laner, should be fine. Pero kailangan nila mag-overload dito onto the turtle para ma-balance out ang nangyari dito sa bottom lane. Nagpo-push na dun si Fried Chicken. Kailangan nila makukuha ng objective dito. Which is also a good call by The Valley that they're still taking their time na sa bottom lane, nasa bandang babang portion pa ng mapa si Mobazin. Now that he's here, they're gonna have to get those targets. S11, sobrang importante na makuha nila yung turtle na. And The Valley ang mauunang pumwesto around this turtle. Nakuha na ng The Valley ang pinakaunang turtle sa laban na to. At may malaking chance na ito na ang quad shadow. Might go for the steal here, pero nauna yung retry. Medyo kinabahan si Kuya. And that means turtle will be going to the hands of The Valley. Yun na lang kasi yung timing, mag-expire na rin yung quad shadow. Tsaka dahil dun sa ginawa ng The Valley dun sa bottom lane, kung saan, of course, una nabasag na Torre na sa bottom lane, at tsaka si Fried Chicken, hindi kagad pumunta sa mid lane, nag-clear muna siya ng wave, kaya naging 5 versus 4 dun sa turtle. And si Basic naman, here comes the shadow kill, pero tatlo yun. Hindi to! Oy! Nagkaroon ng crossover! What? Pero kahit na crossover niya, yung damage na dun sa kabila. Min, ang ganda na sana.
mala Allen Iverson na sana yung galawan, pero may bawas din doon sa kabila. Ay, pero mahuli din ata dito si Erwin, ay hindi na. Pero si Jotun kasi nangyari, feeling ko in-overtake ni Jotun eh. Kasi nakita ng ni Jotun na ay mukhang pag mag-flicker pa kanan si Shark, mahuli ako dito. So ginawa niya, nag-shadow siya, tapos shadow pabalik. Pero sabi naman dito si Shark, hindi na ako mag-flicker, dito na lang talaga ako mag-ano, lalapag ng Numenon Blast pa. Nasakop pa yung shadow niya, kaya nahuli dun si Jotun. Grabe, alam mo yung may ano, yung parang magic hats, tapos di mo alam kung nasan si Dark Magician. Oo. Ganun yung nangyari kanina eh, konti na lang sana. Pero wala, ganun talaga ang buhay. Minsan kahit saan ka pumunta, mapapahama ka talaga. At tatlo ang papasok dito mula sa The Valley. Mukha makakatakas naman yung Beatrix at wala na rin flicker dito sa Super Shark. Pero dahil nga na zone out nila ang gold laner, makakaisang tore ang The Valley. And 2-0 lang ang ating laro, pero 4,000 na ang kalamangan ng NA. Grabe, parang makabagong Onyx PH to. Oo nga, buong mapa, kontroladong-kontrolado. Hindi banana split, pero buong mapa, hindi nila binibitawan yung control nila. Kaya sobrang taas ng lamang ngayon ng The Valley. Lahat ng resources pwede nila kunin, kinukuha nila. Lahat ng mga pwede nila nakawin sa S11, ninanakaw nila. Kaya 4.5k gold lead, 7 minutes in, 2-0 lang yung kills. That's a sign talaga na proof na sobrang kontrolado ng The Valley yung mapa. Tore lang ang kalaban at objectives lang ang gusto. Discipline is real, macro is real. Men, alam ko hindi masyadong exciting yung laro kasi walang masyadong nagpapatayan. Pero nakakatakot isipin na ganito kalinis maglaro ang The Valley ngayon. Para sa akin, exciting. Pero more even, parang nerdy way ko na in-excite na lahat na tinitignan ko na talaga yung mga micro decision makings nila. Of course, mahirap yan talaga tignan. Pero ang galing ng pinapakita dito ng The Valley. S11, ginagawa naman nila yung tamang gawin para makahanap ng chance na ipaikot yung laban. Pero The Valley, wala talaga. Tingnan mo si Chicken. Sinimple lang yung ano, yung Toro dun sa bottom lane, mukhang mahuli siya. Hun though, with the real world manipulation, forces out the quad shadow. Hindi pa rin nakakuha ng kill even with that emblem choice. At makaka-2v1 pa. White Chicken now in a 3v1. Makakaisa pa ba? Hindi na pala. And The Valley will finally suffer ang pinakauna nilang kamatayan. 2v1, tapos si Chicken pa yung lumamang. Chicken and Papa Dog goes down. No XP leaners for both teams. And nakita natin yung potential na parang butas na rin sa draft ng S11, picking up that Hayabusa. Parang theoretically, kita mo naman kung bakit nila pinilit or kinuha yung Hayabusa. Pero problema lang, The Valley, sobrang handa na maglaro kontra sa Hayabusa eh. Yeah, and yung Hayabusa, nakakakuha naman ng mga magandang angles. Kaso nagiging problema, parang laging kulang sa bawas. Oh. And S11 right now, trapped in this game kung saan kontroladong-kontrolado ng The Valley despite the low kill score. Again, this is very low. 3-1 and 9 minutes in. Pero lumalaki at lumalaki ang kalamangan. MOBA Zane! Wow. And they find Jotun at si Papa Dog na ata ang isusunod. Dalawa na agad bumagsak para sa side ng S11. And The Valley, hindi man lang nasugatan ng malala. Konting kiliti lang, men, no? The Valley, MOBA Zane, level 13. Papa Dog, Jotun down. Jotun, yung jungler ng S11, level 10 pa lang. Total domination by The Valley. Tahimik lang pero rock. Oh, ganun kasakit. Men, tignan mo, 7k gold lead. 5-1 lang na kill score. Ito na ata ang makabagong NA meta. Oh, relax. Kumbaga parang yung Onyx PH nung M3, pero may dagdag na kagat. Oo. Yun naman, no? The Valley, again, makuha na naman dito malaki. Ay, na-interrupt! Na-interrupt, pero binayad niya ang sarili niyang buhay dahil nga umulti pa siya doon sa Numenon Blast. And now Super Shark celebrating his small victory there. 6-1 is our kill score. Malapit na mag-10,000. Ang ganda rin ang tempo ng The Valley dahil dun sa mga ano ginagawa ni Shark. Hindi pa natin masyado nakita yung big time set Numenon Blast. Nakita tayo ng isa na malupit. Pero yung ano yung maliit na bagay na ginagawa niya, saan siya pumupwesto, yung paggamit lang ng stun na yung enhanced basic attack stun pag nag-dash ka,
Tinatimingin din niya para lang masulit yung ano yung ma-delay yung mga gusto gawin ng ano S11. Yeah, and S11 now has to defend against this level 1 Lord. MOBA Zayn might go for the heavy spin pero hindi pa niya hinahanap yung opportunity na yun. And so far, wala pa silang mapupush the inhibitor turret but looks like they're gonna go for this mid lane instead. Makakakuha naman sila ng tier 2 inhibitor turret at ito na nga yun, tore lang talaga ang kinakalaban nila. And here comes the real world manipulation at mukhang hindi rin nila mapupush ang mid lane. Oh, parang malaonic PH nga talaga yung laro ng The Valley ngayon, si Chicken, no? 3v1 sa likod. And 3v1 ang magiging sagot ni White Chicken dahil matutont pa nga rin siya papasok. Papadog has to get pulled back at hindi pa rin namamatay. Nabawasan lang ng konti at dahil nga hindi na kayang tumim fight ng S11, nagsisplit push na lang yung Hayabusa. Oo. Ito na lang talaga magagawa dito ng S11 as The Valley. Pinapakita sa buong mundo kung bakit sila Chicken, sila Shark, at saka si MOBA Zayn ay nakaabot ng third place noong M3 with a new and improved stronger Valley. They are dominating S11 Gaming Argentina, ang kampyon ng LATAM Super League. Ang LATAM Super League, hindi lang po yan isang bansa naglalaban dyan. Isipin nyo na lang kung naging MPL yung MSC dito. Grabe, ganun pala. Ganun yung liga ng ano ng LATAM teams. And yung LATAM region na to ay of course one of the regions na inabangan din natin papasok ng MS series. Oh. But so far, it has been one of the, I would say na parang siguro bad matchup lang to. Not their best showing na medyo minamanhandle talaga sila ng NA. Kumbaga, hindi nila alam kung saan sila sinasniper. Eh. Alam mo yung may mga baril na nakatutok sa'yo pero hindi mo alam saan ang gagaling. 10K gold lead, 6-1. And at this point, tignan mo, katulad ng sinabi mo kanina si Joto, nag-split push na lang. Nakakapaghinga na onte ang S11 dahil dun sa mga split push. Pero sobrang crucial na to. Si Papa Dog, mauhuli pa nga. Ang hirap mag-lord dito na wala kayong Fredrin. Feeling ko kung S11, isipin na nila yung ginagawa nila dito sa bottom lane, no? I-force nyo na lang yung bottom lane na yan. Force na lang talaga nila dahil this is a 3v1 fight. Chicken with a vengeance. Kaya si to. Mael pa kaya ata. Grabe! Si Mael pa ata yung nadali. Tapos tinuloy-tuloy na niya si Erwin. Makakatakbo nga ba dito? Here comes the Jeet Kune Do. Super Shark nandiyan na rin. Yung 3v1 kanina naging 3v3. Make it a 3v4 kasi nandiyan na rin naman si Basic. Ooh. Real world manipulation. Bang! Ilista mo na. Another one bites the dust para dito sa The Valley. At si Jotun. Here comes the Numenon Blast. Quad Shadow na Recolan. Smile points na lang. Okay lang kahit mamatay. Basta pogi. Ayan. Na-crossover ka pa. Sabi dito ni Joton, alam namin delikado na kami. Sige, mag-style points na lang ako dito. Kahit alam namin sobrang delikado, hindi na pinapauwi dito si Joton. The Valley, mukhang ito na nga ang oras nila para itapos ang laban. At real world manipulation para subukang iligtas ang manok. Pero mukhang hindi mabubuhay si Fight Chicken. Si Joton, nako! Malangkit yan, boy! Naipit. Here comes the Shadow Kill. May Quad Shadow nga ba? Aabot nga ba yung timing niya? Lumiko, kumanan, kumaliwa, killing spree para kay Hoon, 305. It's a 4v4 at mamamarcha na rin ang Lord doon sa taas. It is still a Luminous Lord at mukhang ito na ang push na inaabangan ng NA. Can they secure their first win? Numenon Blast! Uy! Tatama, full blast pa nga at namatay lang, natunaw ng parang bula, double kill for Basic at uubusin na nga ata nila. Shutdown on Basic pero nagpupush pa rin ang The Valley. Here comes the Dawning Light, hindi na sapat dahil NA ang kukuha ng victory at nakita pa si Naisu dyan! Kitang-kita si Naisu! Kasama ang NA gang. But The Valley, that's The Valley, ladies and gentlemen. Ang dami ko nakita mga comments na parang ang daming tao talaga na inisip na The Valley ain't gonna be that much. Parang ganun, The Valley isn't that much. Pero pare, nakita natin, it's game number one pero sobrang linis ng laro ng The Valley. Wow, alam mo, ang hirap iisipin na mula sa Action Jackson gameplay ng BTK nung M3. Naalala mo yun? Pagka BTK yan laro, suntukan malala. Oh. Bigla silang naging malaonic Philippines ng M3. Na ang baba ng kill score pero patuloy silang nakakakuha ng kalamangan. What a game! Oh.
from the valley, man. Oh, objectives only, tore lang, main objectives lang tayo. Hindi tayo masyado hindi natin kailangan maging flashy, disiplinado lang. Parang ano, pag nanonood kayo ng basketball, parang San Antonio Spurs. Binasic lang, syempre. Yung ginawa ng The Valley, binasic lang. Binasic lang talaga nila. Ang goal ng laro ay tapusin ang Crystal o basagin ang base at yun ang ginawa ng The Valley. Oh. Ang goal ng laro ay tapusin ang laro. Tama! Tinapos talaga nila. At yung S11, parang nagulat, no? Parang medyo ang ano lang, yung sama sa pakiramdam na kung S11 ka, parang nagulat ka na ang linis na paano natin lalabanan to. Oo, kawawa yung Hayabusa. Wala na masyadong boss na kukuha doon at saka lagi siya na-invade. Kasi kung isipin mo yung lahat ng lanes ng The Valley, ang lakas mang-asar ng jungler. Especially kung yung jungler nila parang Hayabusa na malambot lang. Hindi naman masyado makunat. Oo, makakatakas siya. Pero minsan kailangan mo yung makunat na jungler na pwede mo pakita, okay, sige mag-invade kayo. Try nga namin lumaban. Eh, kada invade ng The Valley, sabi ng S11, ay hindi kami makakalaban dito. Yeah, and S11, they had to resort to split pushing and do other things as well para lang mabuhay ng konti pa, pero hindi yun naging sapat dahil NA ang nanalo ng ating second game of the day. Tingnan natin kung paano nga ba idadisect ni Midnight ang napakalinis na laro mula sa The Valley. Midnight, ganun muna. I mean, simple lang, sabi ng The Valley, basic, ang kanilang laro. Welcome back sa ating analyst stand. My name is Midnight and ating i-breakdown kung paano nga ba nanalo ang The Valley versus S11 Gaming. Well, for starters, they have such good heroes to deal with the Fredrin earlier on. Kung baga parang na-shot dun kagad yung presence ni Fredrin pagdating sa early game. And unfortunately, yung lineup kasi ng S11 rito, they're really keen on having something happen on the early game. And if it gets shut down, suddenly you find yourselves having three heroes that just wants farm. Si Beatrix, si Xavier, and si Hayabusa. Actually, very similar to from our first series na kung saan naghahanap or nag-i-scour ng happenings or ng ganap ang S11 Gaming. Unfortunately, hindi nga nangyari yun dahil naka-shutdown talaga yung game ni Papa Dog from the very beginning. I want to point out dito yung itemization actually ni Fried Chicken, which was detrimental to the strength of the lineup of The Valley. He opted to go for the corrosion site first para mas makapalag siya lalo dito sa explain ng S11 Gaming, kasi ang kailangan mo lang gawin dito is kontrolin mo yung Fredrin sa pwesto na kung saan man siya gusto pumesto. And ang strength kasi ni Fredrin is tinatayuan niya kayo habang tinataunt, nakakapaglapag siya ng damage, ang dami niyang control. Pero if you look at the lineup of The Valley, medyo mahihirapan ka isipin eh. Ano, sino nga ba ko kontrolin ni Papa Dog dito? Kasi even if he goes on to the Akai, merong heavy spin, meron siyang mobility, kapag tumalo naman siya kay Foy Chicken, again, nakaslow siya from the corrosion side. So parang ang daming problema ni Papa Dog dito sa game na to. And makikita natin yung teamfight participation ng Xavier, as always, 100% dahil nga meron siyang dawning light. Pero it tells the story of the game na yung laro ng S11 ay naka-base talaga dito sa mga heroes na to. Unfortunately, again, yung early game na shutdown ng The Valley, and it ended up being an easy game for The Valley kasi basic lang yung gusto nilang gawin eh. Nag-gets na ni Mo Basin na Kaya pala gustong-gusto natin yung mga turtle objectives kasi it is what secures us the early game advantage. And nakita natin S11, hindi nga rin sila nakakontest. And ito kasi yung way nila ng recovery. Kapag nakakuha ng konting momentum or ng konting advantage ang S11 Gaming, pwede nila mapunish yung The Valley dahil doon na papasok ka nilang mga power spike. Pero dahil nga gutom na gutom ang S11, even yung turtle ayaw ibigay ng The Valley, doon na natin nakita yung medyo typical playstyle ng mga Filipino teams. No? Nabanggit kanina natin mga casters parang Onyx PH yung galawan na literal na kinokontrol lang yung objective and aabot tayo sa point na doon na lumabas yung power spike ni Kari or strength ni Kari pagdating ng late game. Pero ako ma-highlight ko lang, ang dami niya mukha kanina sa stats. Actually, puro siya yung laman ng stats. Fly Chicken is the MVP of this game from The Valley. 421 ang kanyang KDA, 778 GPM from an XP laner. Ito yung sinasabi actually ni Fly Chicken nung nakasama namin siya during MSC. Mas parang playstyle niya talaga yung XP lane, no? And nakita naman natin yung kanyang effect here in this game. Iba talaga yung binibigay ng comfort
pagdating sa MLBB, alam niya kung ano yung trabaho niya, alam niya kailan siya iikot, and alam niya kung ano yung target niya. Although, pwede natin sabihin na typical build naman yung corrosion side, pero in this game kasi, nagme-make sense siya. And it patterned up with the, paired up with a vengeance. Parang ang concept dito is literally para siyang sponge. Kukunin niya lahat ng output na pwede niyang kunin, pero kaya niyang pumalag din. And nakita natin dito sa game na to, parang yung focus ng S11 Gaming ay napupunta na lang sa kanya. Kasi parang nag-gets din ng S11 na, guys, hindi na natin kaya i-contest yung turtle or yung kung sino man yung makikita natin sa turtle pit. Pwedeng si Moba Zane, pwedeng si Basic. So parang napunta yung attention ng S11 dito kay Point Chicken. Pero again, pati yun na shutdown. Kumbaga wala nang natira sa S11. Lahat ng pangarap nila sa buhay ay naglaho. And again, this is very, very basic from the Valley, no? And dito natin makikita yung concept nung Thamuz. Literal na tinangkay niya yung tatlong heroes ng S11. And hindi ni-respect ni Mael yung blade armor damage coming out from Fight Chicken and with added mobility and slows coming out from the corrosion site, nahabol pa niya yung ibang heroes ng S11. Yung Thamuz pa lang tinatakbuhan na ng S11 and nakita pa natin sa late game yung damage output ng isang carry, and that is what allowed the Valley to have this kind of wonderful game to get a victory against S11.